It's Ngern TV! Hello mga katropa! Magtatanim muna tayo ng bini sandali para itatanim sa aking plot para dito sa season na to. Okay, so ayon dito sa instructions, ilagay daw itong super tribe sa sa isang galong tubig. Ito yung starter para sa mga seeds gagawa ko ng punla. Okay, so eto na, ipupur ko na siya. Yung ayos, iyan ko na lang siya. Stir ba ito? Hirap nito, isang kamay yung ginagamit. Ayan. Okay, ngayon naman, lagyan natin ng tubig itong super tribe. Yan. Huwag naman sana sobra. Please like yan. And subscribe. Ayos. Ayan, nataniman ko na siya ng mga bini. Hehehe. Ayos na yan, ready na. Ayos, ang dami kong inaning kale. Masarap to sa hamburger. Ugasan natin. I don't know. I can't see a thing. But it's a rainy day again, or a rainy night. And it's almost April. Okay, mga katropa, meron akong gustong ipakita sa inyo. Ito yung a few years ago, meron akong experimental project. Gumawa ako nito. Okay. Yan. Ang tawag ko dyan ay EMP engine. Electromagnetic pulse engine. At tumatakbo po ito. Okay, here we go. Ito po yung video nung aking EMP engine that I took a few years ago nung tumatakbo siya. Ayan. ...24 volts na car battery, dalawang car batteries ang kailangan nito para tumakbo. Ang speed niya ay around 600 RPM. Medyo makalug siya kasi expected na 'yon kasi ang gitna nito po ay crankshaft na galing sa motorsiklo. At ito, makikita ninyo sa loob, sa likod, meron siyang flywheel. Tapos itong parang merong mga magnets, tatlong magnets nakakabit, So ano ito? Either alternator to or para sa ignition ng motorsiklo. Hindi ko lang alam kung ano talaga, pero yung flywheel niya para steady lang yung pag-ikot niya. See? Tapos ginawaan ko siya nitong
itong firing mechanism, no? Merong cam, ito, sa gitna, umiikot siyang ganun. Tapos merong mga limiters or switches dito, apat na switches, dalawa rito, dalawa rito. Okay, tapos habang umiikot yan, yan ang nagpa-fire nung electromagnetic charge para dito sa mga actuators na to. Pero kaya ko pinapakita to kasi kakalasing ko na to mga katropa. Dahil gagamitin ko tong area na to, gagawa ako ng mga parts ng bangka. I built this one using my 3D printer. Mga katropa, 3D printer ang ginamit ko. Ito rin, 3D printer din yan. Ito halos lahat ng part. Saka ito, yung frame natin. Please like and subscribe. Mga katropa, mga kaparis nga pala to nung mga tinanggal kong bolts. So kailangan iparis ko uli sila.
Okay, mga katropa. So, ito yung sinasabi kong crankshaft ng isang motorsiklo na binili ko a long time ago. Parang, 500cc yata na motorsiklo. used part. Okay, so, may nakakabit pang mga, nakakabit pa yung mga piston, tawag dito. Yan. Ito, ganito ang piston yan, mga katropa. See? Bakal lang siya. Okay. So, nung binili ko to, kasama pa yung, yung piston rods. Nakakabit pa yung piston rods. Okay. So, yan yun. Okay, naka-setup na. Don't forget to click on the notification bell. Thank you again for watching. Please support our channel by liking, subscribing now. It's free. Yeah, mga katropa, hanggang dito na lang. Like, share, and subscribe. Thank you!